Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Mark chapter 12. Halos dalawang taon na mahigit tayong nakasubaybay kasamang naglalakbay sa ministeryo ng ating Panginoon sa aklat ng Mark. At marami na tayong natutunan, marami tayong mga bagay na dapat baguhin sa buhay natin, maraming leksyon. At ngayon ay magpapatuloy tayo Mark chapter 12 verse 18 to 27. Ngunit bago ko basahin, mga kapatid, alam niyo dahil sa aking pagmamahal sa aking asawa, ayaw kung kami ay nagkakalayo. Ayaw din niya na kami ay nagkakahiwalay sa aming pong kalagayan. Saan man kami magpunta, sa misyon o saan man, pamamalingke, sa grocery, lagi kami magkakasama, ayaw namin magkahiwalay. Kaya minsan, tinanong ko sa kanya, Mama, mag-asawa pa rin ba tayo pagdating sa langit? Nakapag-isip siya. At sabi niya, oo naman. Sapagat may sinabi ang Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayan ng sino man. Ngunit sabi ko, alam natin na magkakahiwalay lamang ang mag-asawa pagdating sa kamatayan. Now, tama ba itong aming paniniwala na magkakasama pa rin kami hanggang sa langit? Na bilang mga ngaral, bilang pastor, ayaw kong magtiwala sa aking sariling damdamin, paniniwala, para bigyan ko lamang ng comfort ng aking asawa, kundi dapat bumatay tayo sa banal na kasulatan. Ito ang ating otoridad at ito lamang ang makapagtuturo sa atin ng tamang aral at dito dapat natin ipanatag ang ating pananampalataya at panghahawak sa salita ng Panginoon. Kailangang mula sa ating pagising, sa ating pagtulog, sa ating mga karamdaman, sa ating buhay, sa ating paglalakbay, o maging sa kamatayan, dapat ito'y nakabatay sa banal na kasulatan. Dito tayo dapat maghawak. Kaya pagdating po sa katanungan, mag-asawa pa rin ba tayo sa langit? Tingnan natin ang sinasabi ng Mark chapter 12 verse 18 to 27 kung paano ito sasagutin ng banal na kasulatan. Ganito ang sabi. Lumapit sa kanya ang mga Saduseo na nagsasabi na walang muling pagkabuhay at siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guru, isinulat para sa amin ni Moises na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa, at walang maiwang anak, pakakasalan ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bibigyan ng anak ang kanyang kapatid. Na may pitong lalaking magkakapatid. Nag-asawa ang panganay at nang mamatay siya ay walang naiwang anak. Pinakasalan ng pangalawa ang balo at namatay na walang naiwang anak. At gayon din naman ang pangatlo. At ang pito ay walang iniwang anak. Sa kauli-ulihan, ang babae naman ang namatay. Now, sa muling pagkabuhay, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya'y naging asawa ng pito. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't ito ang dahilan kaya kayo nagkakamali? Hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay nilang muli mula sa mga patay, hindi na sila mag-aasawa o pag-aasawahin pa, kundi tulad sila ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay na, sila'y muling bubuhayin. Hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy kung paanong sinabi sa kanya ng Diyos, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ito ang salita ng Panginoon at sa ating pagbasa, nasagot kaagad ang ating pamagat, ang ating paksa.
mag-asawa pa rin ba tayo sa langit? Ang sabi, hindi po. Ngunit, tingnan natin ano ang ating makukuhang leksyon at aral sa kasaysayang ito. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa muli naming pagharap sa iyong salita. Nawa buksan niyong aming puso upang matanggap namin ang nais niyong ituro sa amin, sa aming katitibay sa pananampalataya at sa ikatitibay ng aming panindigan sa iyong salita, at ikit sa lahat sa ikatitibay ng aming pamumuhay sa katwiran at kabanalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Now, dito sa ating binasa, mga kapatid, mag-asawa pa ba tayo sa langit? Now, alamin natin ito sa tatlong bahagi. Tingnan natin ang tatlong bahagi. Una, pag-aralan natin ang nakaraan. At ikalawa, talakayin natin ang pangyayari. At pangatlo, tingnan natin ang mga leksyon na dapat nating matutunan ngayong gabi. Una po, ang nakaraan. Kailangan nating sariwain ang nakaraan. Sa chapter 11, mga kapatid, dumating ang Panginoon sa papuntang Jerusalem. At siya po ay sinalubong ng mga tao, kanilang winawagayway ang kanilang mga palaspas, at kanilang inilatag ang kanilang mga balabal sa daanan ng Panginoon na siya ay nakasakay sa asno, at sila ay nagsisigawan, Hosanna, Hosanna to the highest. At pagkatapos, ang Panginoon ay pumasok sa templo at nakita niyang kalagayan ng templo. Nang templo po ay may kahalo pong pangangalakal. Hindi po naging banal o hindi naging bahay panalanginan ang templo, sapagkat ang mga namumuno rito at nangangasiwa, hinaluan nila ng kalakal. Maraming nagbebenta, nagpapalit ng pera. Kaya naman, ito'y pinagtatapon, pinagtataob ng ating Panginoon makalipas ang ilang araw. At nagalit ang mga Fariseo, ang mga punong pari, ang mga eskriba at mga elders ng Israel. Kaya sila po ay nagreklamo at tinanong nila ang Panginoon, anong karapatan niya, anong autoridad mayroon siya. Yan ay mababasa natin, Mark chapter 11, verse 28 hanggang 33. Anong autoridad? Bakit mo nagawa ito? Bakit mo pinagtatabuyan ang lahat ng ito? At dahil dito, mga kapatid, ang Panginoon ay nagturo sa pamamagitan ng talinhaga upang maunawaan nila na silang mga pinagkatiwalaan na maging leader, maging gabay sa mga bawat Israel upang sila ay mapalapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos nang ayon sa kanyang kalooban, sila pa ang nagligaw sa mga tao at nagkanya-kanya ang mga tao at hindi nila sinamba ang Diyos ayon sa katotohanan, sa espiritu at katotohanan. At dito ang Panginoon ay nagkwento ng talinhaga, at ang talinhaga ay tumutukoy sa mga masasamang tagapangalaga ng ubasan. Ang ubasan dito ay tumutukoy sa bayang Israel o tumutukoy sa karian ng Diyos. At ang mga tagapangasiwa rito, itong mga leaders, mga Pharisees, scribes, and leaders sa bayang ito na siyang namamahala sa templo, silang pinagkatiwalaan na sana itong mga taong ito, sila'y makapagbibigay, makapag-produce ng bunga ng pananampalataya at kabanalan upang maisumite sa ating Diyos. Subalit, anong ginawa nila? Ayon sa ubasan, lahat ng sugo ng Panginoon para kumuha ng bunga ay kanilang pinagpapatay. At alam natin, mga propeta, pinagpapatay nito mga leaders ng mga punong pari, ng mga matatanda sa Israel. At ganyan ang kanilang ginawa sa templo. At kinalang kanilang nakita na silang pinatatamaan ng Panginoon, kaya sila'y umalis at nagsugo sila ng Fariseo at ng Herodiano. Yan ay may kita natin sa chapter 12, verse 13 hanggang 17. Now, ang Pariseo po, mga kapatid, sila yung may hawak ng oral law. Ito yung kanilang pinaniniwalaan. Oral law
at pinaniwalaan nila si Moises na isang bayani, na isang dakilang tao, at kanilang pinaniwalaan din ang Torah. Now, yung oral law, mga kapatid, na pinangawakan ng mga Pariseo, ito yung commentary doon sa law, sa Torah. At kung paano nilang gamitin at kanilang respetuhin at sundin ang Torah, at mayroon silang commentary, pero bandang huli, ang commentary na ang kanilang pinagkakatiwalaan, itong mga mangangaral ng batas, sila po ay nangangaral na sa batas na tinatawag na oral law ni Moises. Ang Herodians naman, mga kapatid, ito yung mga taga-sunod kay Herodes, hari ng Israel na itinatag ng Romano. At sila po ay sunod-sunuran. Ngayon, ang problema nitong Pariseo at ng mga Herodeo na ito, sila ay galit na galit sa Roma kay Cesar sapagkat sila po ay napipilitang magbayad ng buwis. Kaya kanilang tinanong si Jesus upang siluin si Jesus na kung marapat bang silang magbayad ng buwis o hindi. Sapagkat kung kakampihan sila ng Panginoon na huwag sila magbayad, ay lagot siya sa mga Romano. At kung sabihin naman niya na magbayad kayo, ay lagot siya sa napakaraming Israelita na masama ang loob at galit sa Romano dahil sila ay napipilitang magbayad. Kaya ang Panginoon ay humingi ng barya. At dinala nila, tinanong ng Panginoon, kaninong mukha ang narito? Ang sabi nila, kay Cesar. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigay ninyo kay Cesar ang karapat dapat sa kanya at ibigay ninyo kung ano yung karapat dapat sa Diyos. Na ibig sabihin, kayo'y naglilingkod sa Diyos, ibigay ninyo ng buong puso, kaluluwa ninyo ang paglilingkod sa Diyos, ngunit bilang may katungkulan na mamamayan ng Romano, under ng Romans, dapat silang rumispeto, igalang nila ang gobyerno at sumunod sa patakaran na sila'y dapat magbayad alinsunod sa Romans chapter 13. Sapagkat ang gobyerno, ang Diyos ang mayroong may akda nito. Alam natin, ito lang nakaraang eleksyon. Marami pong nakikipaglaban sa gobyerno, against sa gobyerno, gustong ibagsak ang gobyerno. Pero sila'y naniniwala sa Diyos, tulad ng mga Pharisees. At dahil dyan, hindi rin nakatinag ang mga Pariseo at Herodiano at sumunod na ngayon itong mga lumapit sa Saduceo. Ito na ngayon sa ating teksto. Mark chapter 12, verse 18 to 27. Itong mga Saduceo, ganito ang kanilang kanilang paniniwala. Ating tignan ang Acts chapter 23, verse 8, kung ano yung paniniwala ng mga Saduceo. Ang sabi, sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay, wala raw ang resurrection, walang pagkabuhay, walang anghel, walang espiritu. Ngunit, ito'y pininiwalaan ng mga Pariseo ang lahat ng ito. So itong mga Saduceo naman, sila yung may mataas na katungkulan sa Israel, kinikilalang tao, sila yung mga scholars sa batas, sa law, sila yung mga elite sila, mga mayayaman at mga matatalino. Ngunit, ang kanilang paniniwalaan lamang ay ang five books of Moses, yung Pentateuch, Torah. Yun ang kanilang paniniwalaan. Ayaw nilang tanggapin anumang hindi kabilang sa limang aklat. Kabisado nila ang aklat, ang five books of Moses. Memoryado nila ito, mga kapatid. Bawat letra, bawat kataga ay alam nitong mga Saduceo. At sila'y mahusay na tagapagturo. Ngunit sila'y lumapit kay Jesus sa layuning pabulaanan ang mga aral at ministeryo ng ating Panginoon. At ito ngayon ang tungkol sa kanilang kwento sa isang turo ni Moises sa Lumantipan about levirate. So ikalawa, tignan natin ang pangyayari. Nakita natin ang mga nakaraan. Ngayon naman, ang kasalukuyang pangyayari. Ito ay sa verse 18 hanggang 27. Now, itong Saduceo, lumapit sa ating Panginoon
sapagkat sila po ay galit, inggit sila na maraming tagasunod ang ating Panginoon at bantog na bantog ang Panginoon sa kabutihang turo. Ngunit sila mismo nagsasabi na itong ang Panginoon hindi dumaan sa pag-aaral. So ang tingin nila, sila yung mga intelektual, sila yung mga elite, mga matatalino, mga scholars. Kaya hinahamak nila ang Panginoon, samantalang ang Panginoon ay mapagpakumbaba, ngunit tapat kumagsalita. Ngayon, ginamit nila ang oral law. Ginamit nila ang komentaryo ng Torah, ng batas. Nabasahin lang natin panandalian yung kanilang gustong itanong tungkol sa magkapatid na ang isa may asawa, ngunit pag namatay ang kanyang kapatid, yung kanyang yung asawa niya, yung byuda, kailangan saluin nitong isang kapatid para magkaanak sila at ang anak nila ay gagamitin ng pangalan nung namatay. Kung tawagan niyan, yan ang kanilang kultura na kung sino mamatay, dapat sagutin ng kapatid para may balik at may tayo ang pangalan ng kanilang pamilya. Basahin natin Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 10. Ganito po ang sabi. Turo ni Moises sa oral law. Okay? Ganito sabi. Kung ang magkapatid ay naninirahang magkasama at isa sa kanila ay namatay at walang anak, ang asawang babae ng namatay ay huwag mag-asawa ng isang dayuhan o sa labas ng pamilya. Ang kapatid na lalaki ang kanyang asawa ay sisiping sa kanya, kukunin niya bilang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng kapatid na namatay. Ang panganay na kanyang ipapanganak ay papalit sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ang asawa ng kanyang kapatid ay pupunta sa pintuang bayan sa matatanda at sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuporin sa akin ang tungkulin ng kapatid na namatay. Kung tawagin niyan, liberate. Kung magkagayoy, tatawagin siya ng matatanda sa kanyang bayan at makikipag-usap sa kanya. At kung siya ay magpumilit at sabihin ayaw kong kunin siya, ang asawa ng kanyang kapatid ay lalapit sa kanya sa harapan ng matatanda at huhubarin ang sandalyas sa kanyang mga paa at luluraan siya sa mukha at siya'y sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaking ayaw magtindig ng sambahayan ng kanyang kapatid. At ang kanyang pangalay tatawagin sa Israel, ang bahay ay hinubaran ng sandalyas. Ganun po katindi ang kanila pong paliwanag dito. Ngunit, itong mga Saduceo, dinagdagan nila. Ginawa nilang 7 naging asawa at namatay din ang babae. Kaya sino ngayon ang magiging asawa ng 7? Sapagkat, ginawa nila yun sapagkat hindi sila naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. Ngayon, titignan nila kung paano sasagot ang Panginoon. Kakampi ba sa kanila? O sila ba ay sasalungatin? So nakita natin kung sino itong mga Saduceos, mga scholar yan, mahuhusay sa Biblia, tulad nung itong mga Pariseo, tulad ng mga scriba, teachers of the law, tulad ng mga elders ng Israel, sila po ay mga elite. Sila po ay mga separated one. Na gusto nilang pabulaanan ang aral ni Jesus. Ngayon, ang sagot ng Panginoon ay ayon po sa banal na kasulatan. Hindi po ayon sa oral law, kundi ayon sa banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon sa verse 24, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't ito ang dahilan kaya kayo nagkakamali? Dito po lamang sinabi ng Panginoon, mali kayo. Mali kayo. Bakit sinabi ng Panginoon? Ito ang dahilan na mali kayo eh. Bakit? Sabi, hindi ninyo nalalaman ang kasulatan. Now remember, ang sabi ng Panginoon, hindi nyo nun nalalaman ang kasulatan. Gayong itong mga elite na ito, master of the law, master ng oral law,
memeryado nila ito, inaawit nila ito every morning hanggang hapon para makabisado nila. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo nalalaman ang kasulatan. Paano nangyari yun? Eh, scholar, magaling, at higit sa lahat, ang sabi diyan, hindi nyo nalalaman ang kapangyarihan ng Diyos. Na yung totoong kaalaman pala sa kasulatan ay dapat ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sila ay ang kanilang kaalaman batay sa kanilang sarili, sa kanilang pinag-aralan, sa kanilang pagiging scholar, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung inyong kaalaman, yung inyong pagiging maalam sa lahat, mataas sa pinag-aralan, hindi yan ang batayan para maunawaan yung salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, itong sinabi ni Pablo, kung ating babasahin, yung mga Hudyo, mga Griego, ng hangad ay katalinuhan, itong sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, sila po ay mga taong hindi Kristiyano o hindi pinananahanan ng Espiritu. Ganito ang sabi, 1 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga bagay, ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya ito iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Nauunawaan ito sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa katalinuhan, hindi sa pagiging scholar, hindi sa mataas ang pinag-aralan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao, gaano makataas ang pinag-aralan kung hindi po ipinanganak sa Espiritu, hindi niya maunawaan ang mga espiritual na bagay. Makalaman po siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, balikan natin, Mark chapter 12, verse 26 hanggang 27. Ngunit tungkol sa mga patay, eto na, nababasa nila ito sa Pentateuch, ha? Alam, kabisado nila ito, i-recite nila ito. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit ang tungkol sa mga patay, na sila'y muling bubuhayin, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises? Moises, tiniyak, the Pentateuch, the Torah, the five books of Moses. Tungkol sa mababang punong kahoy, binalik sila kung ano'y sinabi sa banal aksulatan na si Moises ay nahumarap sa Diyos at nagsasalita ang Diyos sa pamagitan noong kahoy, mababang kahoy na nagliliyab. Naalala niyo yun? Ang sabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy kung paanong sinabi sa kanya ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? I am who I am. Ako ay ako nga. Ibig sabihin, ako ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang presenting Diyos. Kaya ang sabi nito, ako ang Diyos nino? Ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac. At ang Diyos ni Jacob. Natotoo yun. Alam nila yun. Pero hindi nila mabasa ang ano ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus, buhay si Abraham. Buhay si Isaac. Buhay si Jacob. Ang alam nitong mga scholar na ito, kasaysayan lang yon. Pero nagpapatunay na ang Diyos ay walang simula at walang katapusan, at sina Abraham, Isaac at si Jacob na mga mananampalataya, buhay. Sila'y nabuhay. Ganito ang sabi sa Exodus chapter 3 verse 6. Batay ito sa sinabi ng Panginoon, quoted sa Exodus chapter 3 verse 6. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Si Moises ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya ay natatakot o natakot na tumingin sa Diyos. Sinabi pa nga ng Panginoon kay Moises, ako ay Diyos. Diyos ni Abraham, hindi ako Diyos ng mga patay. Ibig sabihin, buhay si Abraham, buhay si Isaac, buhay si Jacob. Ibig sabihin, mayroon palang kabilang buhay. Itong mga Saduceo, hindi sila naniwala sa muling pagkabuhay, sa mga anghel, at sa mga espiritu. Kaya ang paniniwala na kapag ang tao'y namatay, napupugnaw tulad ng paniwala ng mga Jehovah's Witness na wala ka nang pupuntahan. Itong paniwala nila. Ngayon, pagdating sa resurrection, sa muling pagkabuhay,
Ito ang sabi ng Panginoon. Basahin natin. Anong sabi ng Panginoon sa aklat na ito? Sa verse 25. Sapagkat sa pagkabuhay nilang muli, sinabi mismo ng Panginoon, mayroong muling pagkabuhay. Ang mga patay, sa mga patay, hindi na sila mag-asawa o pag-aasawahin pa, kundi tulad sila ng mga anghel sa langit. Wala nang hangarin, wala nang pagnanasa ang sino mang naging espiritual na, na muling binuhay na, na resurrect na. Kaya pinatunayan ng Panginoong Jesus na mayroong resurrection. At itong resurrection to, pangako mismo ng Panginoon. Basahin natin sa John chapter 11, turo niya ito sa kanyang mga alagad at sa ating lahat. John 11 verse 25 to 26, ito po'y spiritual resurrection na tayong makasalanan, patay sa kasalanan, ngunit kapag narinig natin ang tinig ni Kristo, tayo'y nabubuhay maguli sa Espiritu. At pagdating sa verse 27 hanggang 28, ito naman yung physical resurrection. Basahin natin muna ang John 11:25. Ganito ang sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Mali na itong mga taga-saduseo na ito, di ba? At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pininiwalaan mo ba ito? Na pinatunayan dito ng Panginoon na ang isang mananampalataya hindi na mamamatay tulad ni Abraham, Isaac at Jacob. At pagdating sa resurrection, sa physical resurrection, verse 25, John 5:27-28. John 5:27. Ganito sabi, at siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol. Verse 28 pala, and 29. Basahin ko lang, baguhin ko lang mga kapatid. Ang sabi, verse 28, huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang araw na ang lahat ng nasa libingan, physical, ay makakarinig ng kanyang tinig, pagbaba ng Panginoon, pag-alingaw-ngaw ng mga trumpeta. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tutungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Dito mismo, yung pong pag-expound ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 6, sinabi mismo sa mga Saduceo, mayroong muling pagkabuhay, pangako yan ni Yesu Kristo na sa lahat ng sumasampalataya siya'y muling bubuhayin. At pagdating sa langit, ang mag-asawa, hindi na po mag-asawa. No? Basahin natin muli ang Mark chapter 12, verse 25. Sapagkat sa pagkabuhay nilang muli, mula sa mga patay, hindi na sila mag-aasawa o pag-aasawahin pa, kundi tulad sila ng mga anghel sa langit. Doon pa lamang, wala na yung mga saduceo. Mali. Kabisado nilang Biblia. Word for word, memorized nila, mga scholar, mga ma-influensya, mga elite, kumukonta sa gobyerno. Masama ang loob sa gobyerno sapagkat sa kanilang katalinuhan. Ngunit sila po ay nasa kamalian. Ang sabi ng Panginoon, yung mag-asawa tulad ng mga anghel. Ibig sabihin, wala na pong damdaming makatao. Spiritual na po. Kaya simula sa mga high priests, hanggang sa mga eskriba, sa mga elders ng Israel, sa mga Pharisees, sa Herodian, sa Saduceo, mga scholar, mga mayayaman, mga ma-influensya, pero sila ay mga bulag pagdating sa spiritual. Bulag sila sa spiritual. Kaya nga, pangatlo mga kapatid, ano ang mga leksyon na ating matututunan dito? Well, tingnan natin ang apat, mga kapatid. Unang-una, sa ating panahon, maraming marurunong sa Biblia, ngunit bulag pagdating sa espiritual. Maraming nangangaral, ngunit sila'y hindi pinangaralan ng kanilang sarili.
Sila'y nangangaral at nagbibigay ng tinapay ng buhay, pero sila mismo hindi kumakain ng tinapay na buhay. Ang ibig kong sabihin, sila'y hindi mga ligtas. Tulad nitong mga Saduceos, tulad nitong mga Eskriba, tulad nitong mga Pariseo, tulad nitong mga Herodians, mga taong mga scholar, pero walang relasyon sa Diyos, hindi nila naunawaan ang spiritual na bagay. Sa totoo, marahil matalino ka, scholar, may pinag-aralan ka, naunawaan mo literally ang Bible, pero pagdating sa spiritual, hindi mo ito naunawaan. Hindi tayo maliligtas sa karunungan. Maliligtas tayo sa pananampalataya. At ang pananampalataya, yan po ay nagmula sa pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat binubuksan ng Diyos ang iyong puso. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng matatalino ay aking bibiguin. Kaya wala pong may pagmamalaki gaano mang ka-scholar ang isang tao. Kapag sarado isip niya, hindi niya makikita ang espiritual na katotohanan na siya makapagliligtas ng kanyang kaluluwa. Tingnan niyo ang sabi sa 1 Corinthians 1:21. Yung mga taong marurunong, yung mga Sadducees na yan, mga Pharisees yan, scribes na yan, yan yung nagpapatay kay Jesucristo. Ngayon kung sa kanilang karunungan sila po'y ligtas, sana hindi nila pinapatay ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Ay kinalugda ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sa mga matatalino, kahangalan po yung mga nangangaral na napakababaw. Pero makatotohanan. Kailangan magaling ka, malalim ka, mahusay gumamit ng mga salita na hindi kayang unawain kahit ng mga tapos sa kolehiyo. At yun yung papakitang magaling siya, mga kapatid. Pero ang tanong, naranasan ba niya ang kapangyarihan ng kaligtasan? Sapagkat simple lang po ang aral sa kaligtasan, hindi sa pamagitan ng katalinuhan. So kailangan dito makapakinig ka sa totoong mga ngaral at hindi sa mga matatalino ka dapat magtiwala. Pero hindi ko sinasabing ang mga matatalino hindi tinawag ng Diyos para mangaral. Pero wala po sa katalinuhan ang ating tiwala para tayo maligtas. Kundi nasa biyahe ng Diyos. Siya ang nagbubukas ng ating puso. Siya ang nagpapanganak sa atin na muli upang tayo mabuhay at kumilala at sumampalataya kay Jesus. Maraming magagaling mangaral. Ngunit ang tanong, ipinamumuhay ba nila? Tulad ng mga Saduceo, ang galing nila, Pariseo, magagaling sila, Eskriba, teachers of the law. Pero ipinamumuhay ba nila? Kung ipinamumuhay nila, sana hindi sila lumaban sa gobyerno, hindi sila lumalaban kay Kristo, hindi nila pinabubulaanan ang aral ni Kristo. Hindi sa husay mangaral ang batayan ng totoong lingkod ng Diyos. Kundi sa kanyang sarili, ipinamumuhay niya ang kanyang ipinangangaral. Sabi nga ni Pablo, ito sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating sa na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na pinako sa krus. Simple lang. Simple lang po ang pangangaral ng salita ng Diyos upang ang tayo maligtas. Ito'y sa pamamagitan ni Kristo ng kanyang pagkatao, ng kanyang ginawa, inkumpletong gawa sa krus. Hindi po yung matatayog at makarunungang pananalita. Verse 4. Verse 3. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan na mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagmamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Simple message, gumagawa po ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Kaya sabi ni Pablo sa verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan
ng Diyos. Yan po ang hanapin ninyong mga ngaral sa ating panahon. Nangangaral dahil ang layunin maligtas ang mga tao. Hindi nangangaral para hangaan at dumami ang tagapakinig nang sa ganun siya'y makinabang. Hanapin natin yan. Maging matalino kayo, ikatlo, sa pagkikinig ng totoong mga mangaral. Sabi nga ni Pablo, sa Galatians chapter 1 verse 7 hanggang 10, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at naglanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Verse 9, gaya ng aming sinasabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. At ito pa ang sabi ng Pablo, kung ang nangangaral sa inyo ay sinisikap ang magbigay lugod sa mga tao, hindi nagpipreach ng katotohanan kundi pang uto-uto para manatili sa kanya, itong sabi ni Pablo, verse 10, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o sa Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod para rin sa mga tao, ang sabi ni Pablo, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Kaya, pangatlong aral, maging matalino kayo sa inyong pinapakinggang mga ngaral. Kailangan yung totoo. Kahit hindi siya mayaman, hindi siya magaling, hindi siya mahusay pananalita na pati patay nabubuhay dahil sa kanyang pananalita, mga kapatid. Hanapin ninyo. Ang sabi ni Pablo, yung mga tao, mga ngaral na hindi nagbibigay lugod sa mga tao, walang kinikilingan, kundi nagsasabi lamang ng katotohanan. At anong sabi ni Jesus? Paano natin makikilala? Ang sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 7 verse 15 to 21, itong sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta o mga ngaral na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Kunwari, ang bait-bait, pero huwag ka, masama ang intensyon nila. Verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ano ba ang kanilang sarili? Ano bang itsura nila? Sila ba'y mga lingkod ng Diyos, mapagpapababa, o sila ay talagang nagpapakilalang sila'y magaling? Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Verse 17, gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Kita mo na agad kung anong intensyon, sapagat yun ang kanyang saloobin. Verse 18, hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga, pinuputol. Ang Diyos puputol niyan at itinatapon sa apoy. Bakit? Bulaan. Verse 20, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Paalala ng Panginoon sa verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, ingat kayo na sumusunod kayo sa isang mga ngaral na walang layunin para ikay maligtas at mamuhay sa katotohanan, kundi layunin makapag-ipon lamang ng mga tao na hahanga sa kanya. Magsikap kayo na manatili sa aral ni Kristo, John 8:31, sapagkat tunay na makikilalang kayo mga alagad niya, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa inyo. Kaya nga mga kapatid, kailangan lang na tayo ay dapat makinig, mag-ayos, ayusin natin ang ating sarili, hanapin natin ang mga totoong mga ngaral. Kaya yung ating pamagat, mag-asawa pa ba tayo sa langit? Hindi po yan ang topic. Ginamit po yung pandaraya ng Saduceo upang ihayag sa atin ni Kristo kung sino ang dapat nating pakinggan at paniwalaang mga ngaral. Nais kong ipahayag sa inyo, hanapin ninyo
ang totoong mangangaral. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami na kami po'y binigyan niyo ng maliwanag na aral na dapat kaming maghanap ng totoong mangangaral. Hanapin namin ang totoong aral. Hanapin namin ang totoong bunga ng isang totoong naligtas na mangangaral. Upang sa ganun, huwag kaming magdaya at huwag din kaming maging tulad ng mangangaral na aming ina-idolize. Nang sa ganun, kami po'y may katiyakan ng tamang relasyon sa inyo, may totoong kaligtasan sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.